Hawaii. From the land of promise, this is Queen Helen of the Rajak, Elizabeth III, July 29, 2023. Talagang napakagandang umaga po sa lahat at tayo ay nagkakaisa. Tayo ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa ating mission na ito. Magandang umaga po sa lahat nating mga kapatid na nandiyan sa baha mula Apari hanggang diyan sa Kabiasnan, sa Lingayen, diyan na papunta sa Bulacan. Nandiyan na lahat yan kasi sabi ko nga sa inyo, panahon ay panahon. Kailangan natin bigyan ng ating mga sarili ng pagkakataon. Magbalik loob na po kayo sa kanya. Iyan ang ibig kong sabihin noon pa. Pinahirapan niyo si Queen Helen, pero okay pa rin. Kasi sa panahon ko, iyan na yung sinasabi ko sa inyo. Time is now. Magandang umaga po sa inyo. Mga kapatid kong nag-abang, Paula, Jennifer, Rebecca, Antonieta, lahat yan nakikinig ngayon na hindi pa nag-aliling. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako'y nagpapasalamat dahil nabigyan ako ulit ng hangin, tubig, apoy, lupa sa katawan na para mabuhay sa mundong ibabaw. Kayo ba nagpasalamat na sa kung may kapal na nagbigay sa inyo ng hangin para mabuhay? Nagbigay sa inyo ng katawang iyan? Nagpasalamat na ba kayo sa nagbigay sa inyo ng katawang lupa iyan? Nagpasalamat na ba kayo sa ating mga ancestors na talagang gumagabay magpahanggang ngayon? Sana nga po nagawa nyo rin kasi bawat umaga pagising natin eh nandiyan ulit ang spiritual, ang espiritong nasa atin na naka-assign sa bawat katawang lupa natin. Yan ang hindi nakita ng bawat isa. Nakala nila ang physical form lang ang may karapatan mamuhay dito sa mundong ibabaw. Hindi nila nalaman ang dalawang katauhan sa loob ng katawang lupa. Hindi ka magubuhay kung wala ang espiritual mo. E papano kung ang namahay at namugad sa katawan mo ay espiritu ng kadiliman? Kaya, diyan, alam ninyo, marami ang nagkakaroon ng maraming kasalanan dahil pinayagan nila na mismo si Satanas ay mabugad sa kanilang katawang lupa. Nagmula sa lupa, babalik ng kusa. Tandaan niyo yan. Ang katawang lupa ay babalik sa lupa. Saan lupa kayo babalik? Sa lupang pangako? O sa lupa na punong-puno ng molten lava sa impyerno? O kaya sa purgatorio? Yan ninyo makita ngayon. Kaya nga dito nakikita ko, welcome sa lahat, no? Kayong mga nandiyan. Para dire-diretso muna ang aking pananalita, ako'y nagpapasalamat palagi na merong mga taong handang magpakasakit para iligtas ang misyon na ito. Magandang umaga sa inyo, Sultan Kayulawan, Pandala, Pasandalan. Nalubog na ba kayo dyan sa baha, sa katubigan? Dahil iyan ang paraan ng Ina Pindalidayan para hindi kusang pumapasok ang pumapatay ng mga military sa ngalan ng ISIS, na sila mismo ang nagbabayad sa ISIS para tumayo, para may gyera sa loob ng ligwasan, sa loob ng Maguindanao. Paano ko nalalaman niyan? Sinabi ko na nga sa inyo eh, yung last stand up, yung paglas, 5 million ang usapan doon sa ustads ng BIFF. Kung hindi sumunod si Governor Mariam,
3 million lang na ibigay niya, edi nagsalita ang matanda. O di paano yan ngayon? Ngayon, dala-dala nyo dito sa Malaysia at inipon nyo lahat ng businessman. Do you think the businessman will go to you knowing na kayo ay nagkakasala sa ngalan ng soberenya? Ang galing ng mga businessman dito, matira ang matibay dahil akala nila wala akong poder and authority. Nag-umpisa na ako sa ligwasan, sa Takurong. Ayaw na ayaw kong umuwi sa Takurong. Dahil alam ko ang pasakit na ibibigay sa akin. Dahil kahit nga si Jesus pinagtabuyan sa sarili niyang bayan. Dahil hindi ka kilalanin ng mga taong kilala ka. Ay anak lang yan ng isang farmer. Ay anak lang yan ng isang karpintero. Sinabi kay Jesus. Ganyan din kaya ang sinabi sa akin. Uy, anong nangyari dyan? Nag-Muslim-Muslim? Hindi po ako nag-Muslim-Muslim. Galing po ako ng Likwasan. Dugo po ako ng Raja Sulaiman. Ang Raja Sulaiman, ang siyang namumuno sa buong kapuluan mula Apari hanggang Hulo, hanggang sa dulo ng Palimbang, hanggang sa dulo ng Kalimantan Pulungan at sa buong mundo. Dugo ni Rahat Sulaiman. Si Suliman, marami pong pangalan ng lolo. Kaya kayo, sabihin nyo na ang sabihin ninyo. Dahil, kayo ba, o Pop, kaya nyong tultukan ang sigalot ng Ligwasan Mars? Ngayon, inumpisahan ninyo dahil sa pag-recognize ng walang otoridad na presidente. Dahil ngayon, kinalkal na, may report na sa akin, yung mga IP address na kung saan iisa lang ang nagbigay ng electoral report ng result para mapanalo ninyo ang pangalang Ferdinand Etralin Marcos. Paano yan ngayon? Packager, programmer? Kasi alam nyo rin na wala ng otoridad, na dapat wala ng eleksyon mula 2016. Pero hindi kayo nakikinig, hinahayaan yung matutuntun kayo sa inyong konspirasiya. So sa ngayon, saan kayo pupunta niyan? Nasabi ko sa inyo na Tugong Raja Sulaiman, nung pumunta ng mga Espanyol dito, talagang pinagpapatay ang netibo ng Maharlika. Alam niyo ba, ako, Tugong Muslim, Tugong Christian, Tugong Buddhist, name the native in me, the indigenous blood in me. Kaya nga marami kayong kasalanan sa mga tumandok na sinasabi. Yun ang mga taong nitibo sa bawat area. Pero anong ginagawa ninyo? Mukha yatang sadyang napakalaki na ng kasalanan niyo sa mundo. Mismo ang tao ninyo, binibenta ninyo. Anong ginawa ni Bongbong dito? Hindi niya ba alam, marami na tayong korporasyon na nagawa para tulungan siya, para mapalabas ang pera? Paano yan, Bongbong, ngayon? Nagsalita yung tao, ang netibo ng Mindanao, na inutusan mo pumunta sa Central Bank mag-release ng pera mula sa 33 trillion US dollar. Hindi pala sa pangalan niya, sa pangalan pala ng Queen of Philippine Islands, ng Elizabeth III. Kayo mga Pilipino, ang tagal nyo na, inantay ko lang naman sana na kilalanin ninyo ang katawang lupa na ito na binabahayan ng espiritual, ng espiritu ng mahal na ina na siyang nag-utos din sa akin kasama ng Diyos Ama. Si Mama Mary, si Siti Mariam, si Kuanin, si Jusy Mulan, iyan ang namamahay. Si Princess Nazaria, lahat yan sila, nandito mga lola para aarangkada si Queen sa pagbawi ng soberenya na binigay ng Diyos Ama bilang isang planet Earth. Maraming salamat sa iyo, Engineer Ernesto Flores. With your harmony with the intergalactic beings, I salute you, sir. Kasi
marami nang nakakita sa'yo kung nire-repost ko yan, iyong mga personal experience and the personal knowledge that you got. Congratulations po sa inyo. Ngayon, nakikita niyo ba kung bakit iisa lang ang hangarin ng buong mundo? Tunay na kapayapaan, tunay na kaunlaran. Ngayon sa pagharang ninyo mula the strike of September 16, 2014, yun na sana ang pagsuli nyo sa akin at kay Radyo Maman. Subalit, mas lalo niyong inarangkada ang claim. Kaya kaya ninyong pumatay, magplano ng pagpatay, magplano ng sabuatan, ang magplano ng konspirasiya. Lahat ito tinutuldukan na sana, subalit matigas ang mga ulo ninyo. Sa bagay, naknak, kung malambot yan, problema din yan. Ang ibig kong sabihin, dapat ginamit ninyo ang inyong desisyon ng konsentido kumon na kailanman hindi niyo makukuha ang ligwasan dahil inkantado na lugar yan. Napansin niyo lahat, militar? Pasalamat kayo dahil maraming beses sinagip ko kayo. Paano? Sabi ng aking mga kasama, Queen, marami sila pero tatlo lang kami. Dahil sila alaga ng Diyos Ama, ng Allah, para dipensahan ang ligwasan. Batalyon ti batalyon, 50 trucks susugod. Alam niyo ba ang nangyari sa inyo? Di ba lumulubog kayo sa putik at hindi na umaalis yung mga tangki de gera ninyo, ang APC ninyo? Di ba marami kayo? In the art of war, walang panalo, puro talo. Kaya kawawa pag namamatay yung mga defenders natin. Pero sila pang may kasalanan. Sila nang ang dumidepensa sa yaman. Sila pang may kasalanan. E si Mariam na naguutos ng ISIS, lahat ng politiko na sumasanib sa ISIS mula Maguindanao hanggang Sulu, e kasugunsyaba pa ng militar. Yan ang hindi alam ng publiko. Maliit pa ako na sa giyera na ako, sinasabi ko na nga sa inyo, kaya ako nagiging masigasig para tulungan ang bansang nilusag, kumbaga nilaspag na ninyo dahil sa inyong claim. Anong klaseng claim ang nasa inyo? Claim dahil may boss kayo. Sino ang boss ninyo? Amerika? China? Malaysia? Dinabingkok ka, bonggong. Bago nangyari yan, ang pag-iisip ninyo, inisip ko na yan, napapasaklolo ka dito sa Malaysia. Dahil si Pax Mangudadato at ang governor ng Milaga, very close. Siyempre, pag very close ka sa PYT, very close ka sa Agong. Kung very close sa Agong, utusan ang Prime Minister. Nangyari! Nangyari! Kaya anong ginawa ng mga lolo para ikaw ay bigyan ng kaparusahan? Ayan, ang ginawa mo ng kabinete mo, ng advisor mo, ng programmer mo, anong nangyari? Baha, maraming kabuhayan ang nasira. Ang kasalanan ng isang leader, katumbas ng maraming teritoryo. Ibinenta mo eh. Wala na sana iyan kung nakikinig ang programmer. Bakit mo hinarangan, Lisa Rodriguez, na dapat noong July 30, nandiyan na ako para hindi mangyari ito? Subalit, pinipilit ninyong lahat ng pinakatinain ninyo ilalabas sa mundo. Dahil kung hindi kayo na-expose, lahat ng media na binabayaran, bayad po kayo. Alam po yan. Kaya nga ang sabi sa inyo, never, never touch the queen. Dahil vulkan iyan pag umarampada. Bayad po. Dahil ako gusto rin magpabayad. Sana. Para lang matapos lahat. Bayaran ko na nga sana lahat ng congressman,
lahat ng congresswoman, lahat ng senador. Pero hindi yan ang isyon ko. Hindi ako marunong magbayad sa mga taong maraming kasalanan sa bayan. Ang lupang hinirang, hindi dapat i-manage ng mga walang puso, kundi pera at kapangyarihan. Yan ninyo nakikita lahat ngayon. Alam ninyo, sa bawat pananalita ni Queen ngayon, may katumbas. Dahil hindi na si Queen tulad ng dati. Nagpakababa ako, nagpakumbaba ako. Pero sadyang inaapakan nyo lang naman pala. Di labas ng katotohanan. Wala pong otoridad ang buong mundo dahil sa trono, dahil sa kapangyarihan na binigay ng Diyos Ama kay Mama Mary, kay Siti Mariam, kay Kuanin. At ito ang katawang lupa. Ang siyang pinili sa milyon-milyon na kababaihan dahil ako'y dugo. The DNA is in me. Hindi niyo makuha. Ako'y nagpapasalamat. Kaya nga marami kayo ngayon sagutin. Kayong mga kasama ko, napansin ninyo. Lahat ng programa inaayos, nire-rectify. Dahil nakasanayan na ng isang liderato na ariin ang tropa, ariin ang grupo, ariin kung ano man iyon na sila ang liderato. Kaya yung tao magpakamatay nang dahil sa liderato, pasalamat din ako, pero huwag kayong manira ng ibang tropa kasi unification nga tayo. Ngayon, by structure, by ating platform ngayon, na mismo ang buong mundo ay kailangan dumaan sa Mapilindo 2023 Secretariat diyan sa Manila. Diyan din yung tinatawag natin, Secretariat sa Malaysia. Inaayos lahat iyan dahil ang naggawa ng katiwalian ay ang Mapilindo 1963. Lahat ng pinagbilinan na Head of State ay hindi sumunod sa patakaran, sa polisiya. Kaya nga ngayon, tingnan mo mabuti. Tingnan nyo. See for yourself. How are they going to fix ang Mapilindo 1963? Dahil yan ang nag-alaga ng 50 kataon, ang kalupaan, ang lahat ng Head of States. May utang kayo, yan ang ibig sabihin. May utang kayo sa royalty, sa royal family ng Lupadug Empire. Dati kayo ang binigyan as liderato Malaysia, yes. Dahil kay Tunku Abdurrahman. Yes, Philippines, kayo ang leader dahil kay Diosdado Macapagal. Yes, Indonesia, naging liderato kayo sa teritoryo niyo dahil kayo ang binigyan ni Sukarno. Yung tatlong iyan, sila ang nag-sign ng Mapilindo 1963 na kung saan itong tatlong na royal family na dapat yun ang magbabalanse. Queen of England, Sultan of Brunei, Sultan of Johor, at iyan ang Sultan ng Sulu ng Lupasung. Subalit, sino nga ba nagsabutahe ng Mapilindo? Ayan, makikita natin lahat iyan dahil iyan ang paraan. Kung hindi natin i-account or i-inventory lahat ng kayamanan na inalagaan ng Mapilindo 1963, walang saysay ang Golden Age, walang saysay ang Mapilindo 2023. Subalit, karapatan bilang Queen ng Limoria, Queen ng Universo Magno, ayusin lahat.
Ang sabihin na ninyo si Queen, buang gidna ya kaayo. Kay nga aman, nagapresenta daw tahun. Na ano ka mo? Kamu gani, Dri? Pungko ka mo bilang Queen of Universo Magnum kung payagan ka mo? Hindi takon iya nagauna-una. Wala takon nagasiling nga, uy, kilala ninyo ako. Ang ginapakilala ko sa inyo, ang espiritu na ari sa akon. Na amuna ang gwapa. Amuna ang nakikita na ninyo ang aura, ang kogapahon sang iloy nga tunay, nga ara sa akon, nga nagapuyo para buligan kamu tanan. Apay madikal yung makasaw-saw, garod. Ayan! Kaya tanan kamong mga Cebuano, yung tao, no? Dili ninyo nasabtan that the Queen has the ability to reach out. Native sa native. Nadeklara ko na yan. They took for granted. Senado, Kongreso, bayaran ko kayo. Pwede naman eh. Pwede ko kayo bayaran para kilalanin niyo ako. Pero hindi ako magbayad sa inyo. Nagbayad kayo dun sa kabila na eh. Nagpabayad na pala kayo. That is the greatest mistake that you have. Rulers, kinilala ninyo ang mali. This is the thing that really hurts me most. Because sa kadami-dami ng koordinasyon, sa kadami-dami ng paraan, ang ginagawa ng mambabatas, ang ginagawa ng mga executive, legislative, judiciary, point, turn it back. Kasi mas matindi ang organisasyon ng Philippine Constitution Association na kung saan nagiging privatized ang buong Pilipinas. Oy, dito ka. Ito ay control mo. Ito, bakit? Sino ang nandiyan dyan? Puro yan mga Chamber of Commerce ng bawat teritoryo ng wealthy and famous family. Kaya pwede nilang gawing private ang buong Pilipinas. Kasi ginawa na nga nilang privatized ang Minsopala, Mindanao, Sulu, Palawan. Kaya nga, mas pinabura nilang mamamatay tao kaysa sa nagsakripisyo para ilabas ang tunay na kapayapaan. Secretary Carlito Galvez, ikaw ngayon ang dyaan-dyaan. Pati ba ba ang pagbili ninyo ng bakuna? Ituloy nyo yan? Anong bayad ng Amerika sa inyo? Kaya namin tumbasan iyan. Mismo ang American government may utang sa lupasog. Lahat ng central bank ng buong mundo may utang sa Pilipinas. Ginawa ko Maharlika para maintindihan ninyo. Pero ngayon, let's go with the vital, legitimate program. Ang galing, no? Lahat iyan plataforma ko para makita ko kung sino ang mga taong lalaro sa kontsabahan. Maharlika, mahal kita, lupang hinira. Pero anong ginawa ninyo? Akala ninyo mananalo kayo? Hindi. Dahil ang nakaugat dyan, ang totoong presidente, ay kailangan bumalik sa pwesto para mabawi lahat ng kayamanan. Ngayon, handa kayo? Handa kayo mga kababayan ko? Ibalik sa pwesto ang dapat ipwesto? Hindi lang pangalan sa pangalan, hindi lang sa ngalan na anak, hindi yan ang aking kagustuhan. Ang kagustuhan ng mahal na ina na siyang protektor ng bansang Pilipinas, ng bansang Lupasog, Federal Republic of Lupasog, ay ibalik ang katarungan. Ibalik ang dapat
sundin sa batas ng tao. Ano nga bang batas ng tao? Iyan ang dapat ninyong titingnan. Batas na magpakatao, hindi batas na magpakademonyo. Ano ginawa ninyo in the past? Dahil hindi kayo bibigyan. Walang gobyerno ang Pilipinas kung wala ang claim ng revolusyon. Kaya nagpapakamatay si Pilipinas na kahit mali, kahit pumatay na yung mga yun, niyayaka para yung revolutionary government intact, para ang revolutionary constitution ng 1987 intact. Hindi rin kami magbigay sa inyo ng amyenda niyan. Hindi ako pumapayag ng eleksyon kasi nga tapos na yung agrimento ng Mapilindo in 2013. Pero managbigay kami ng extension na 10 taon. Kung wala si Helen, meron ba kayong dadaan ng paraan? Meron ba kayo matutuntun? Ang ginagawa ninyo, binabantayan nyo kung anong trabaho ni Queen, kung ano yung ginagawa ni Queen, kung ano yung mga plataforma ni Queen, tapos you absorb it. Wow! Galing! Gaya-gaya po tumaya. Now, lahat na nagsasabi, si Mama Mary na sa inyo, welcome to the fold. Kasi diyan ninyo makikita, kayo ba'y karapat-dapat nagagamiting katawang lupa ng Mama Mary? Kayo namang mga validator nang dahil sa gusto ninyong yun ang iupo ninyo, please naman po. You should realize that you delayed all the process because of what you believe in. You didn't realize that Queen is watching all the time. Walang tulugan po yan. Para maintindihan ninyo kung gaano kabigat ang programa na nasa balikat ni Queen. Hindi kayo ang nakasaad sa propesiya ng kalangitan. Ngayon, taga Norte, yan ang kasalanan na kinarga ninyo dahil sa ginawang pagkakamali. Kadugo nyo nga ba? Aking totoo kayo. Kasi kung hindi lahat ng parusa ng kalangitan ipapataw sa inyo. Ito na yung divine justice, hustisya ng kalangitan na sinasabi 1,000 years. Ang pagbawi mismo sa kaluluwa ninyo na nakalulong sa pamumuno ni si Roy. Ngayon, kung kayo mismo ay hindi marunong sumunod na iyan, wala tayong magawa na dyan. Ang paghawi, ihawi talaga kayo. Ang paglinis, ililinisin talaga kayo. Kaya nga, I think, Dato Bong, ang janitor, kusang lalantad. Ang paghawi, ang pagwalis, kusang mangyayari. Yung sa Norte, hindi ba yan pagwawalis? Baka akalain ninyo, may susunod pa dyan, mas matindi. Hanggat hindi kayo sumunod sa kagustuhan niya na nag-utos sa akin mismo para ayusin kayo. This is what you call the lives of the gigantic spirit in the body of the chosen few that would lead the world. Kaya nga ngayon, papasalamat ako sa mga kasama, all the bishops na nakakilala sa akin. Sana maintindihan ninyo nang pinaglalaban ko hindi lamang mga Muslim, kundi lahat tayo na ipinanganak sa Mindanao, sa Sulu. Masyado nyo kasing pinakinggan ang mga claimants. Pasensyahan po tayo, nag-i-emote lang. Dahil kung tinulungan nyo na ako noon, natapos ko sana.
Kaso lang, mas kayo pala ang nagdala sa kanila sa Vatican, na ang Vatican mismo ay may utang sa Sultan of Sulu. May pruweba po ako niyan dahil sa backup of golds at ang pinirmahan ni Sultan Muhammad Ikiram at ng Santo Papa, Pope Pius XII. May hawak mo kayo niyan? Lahat ng mga heritage account, walang makakagalaw niyan dahil nga naibalik sa zero. Yun na yung role ni Black Fatima. Recoverer. Hindi po kayo claimant. Ngayon sa ginawa ni Bongbong, mas lalo niyang pinakita na siya ay claimant. At pag-appoint ng mangudadato na claimant, di claimant din sila ni Lisa. Klarado na. Ano pa gusto niyo mangyari? Do you think itong mga Malaysiano na businessman forever maniniwala sa kasinungalingan? Namamayagpag kayo kasi ginamit ninyo ang kapatid na Gamar bin Abdul Gabbar sa papeles. Akong nagpapakamatay araw-gabi gumagawa ng paraan tapos nanakawin niyo lang ang testamento ko at kayo na yun. Bawat pananalita ni Queen ang bawat nasusulat sa testamento, may pakpak iyan. Kaya nga kayo, sinong nagpatagal, hindi kayo din, mga kasama, namamangka sa limang ilog. Sabi ko nga nung isang araw, hindi na dalawa, lima. Kasi nga, panandali ang kapirahan. Nandudoon sila sa pera na tumataginting dahil sa gold. Apo Rolando, bumalik ka kay Kuya Rene. Hindi ikaw ang may-ari ng gold. Paano ka naging apo? Alam mo, kung gusto mo, ipapakuha kita at i-explain mo sa akin kung saan ka nang galing. Huwag kang magsalita ng mataas. Kilala kita. E paano kung sabihin ko kay Kuya Rene na ikaw na ngayon ang apo? Pinapasukan ko kayo lahat para makita ko kung sino ang binabahayan ng greed for money, greed for gold, at greed para kilalanin kayo. Hindi dapat nagkakaroon ng ganyan kung wala ang greediness sa puso ninyo. Maraming naliligaw na OFW nang dahil sa iyo, at iyan ay ia-account namin dahil yung pera nandiyan na ngayon pinapataw sa akin. Kilalanin ko yan basta dumaan sa akin dahil sa mission na ito. Kaya ngayon ang sinasabi ko sa inyo, lahat ng gumagamit ng pangalan ni King and Queen sa pangungulekta, iyan ang hustisya na inutos ko sa Mapilindo 2023. Linisin nyo naman ang paglilinis sa bakuran at hindi dapat nilaladlad ang ating labahin sa publiko. Please, do not expose your laundry to the world. Tayong mga liderato, sana maintindihan ninyo. Kasi mas maganda na silensyo tayo sa paraan natin hanggang sa makuha natin ang gusto natin. Sharif Ali Akbar, please, stop it. Nakikita ko lahat ang posting ninyo. Lahat kayo tinitingnan ng mga lolo. Kung hindi kayo naniniwala sa Limaya, hindi kayo naniniwala sa Encantado, hindi kayo naniniwala sa mga espiritual ng mga lolo. Ang Seven Makdum, hindi lang po sa Islam. Meron nga sa China, nung nag-usap kami ni Lolo Lee, may pitong mga gwardiya din ako sa Chinese spiritual leaders na mga lolo natin. Sa Islam meron, sa Christian meron, sa Lemuria meron, sa Heavens meron. Kaya do not be
ano na kayo lang iyan ang may karapatan. And never accuse people of just what you see. Hindi niyo alam kung sino ang nasa loob niyan. Yan kayo nasisira. Kasi kung ano lang yung paniniwala ninyo, yun ang ikakalat ninyo. Please, ngayong nasa magandang sinyales na tayo, ayan, paikot yan ang bagyo, may susunod pa po, may susunod pa, tatlo po yung nakabuntot. Tatlo po yan. Kung hindi kayo magbago, edi ano na lang talaga, talagang ilulukot kayo niyan. Kasi sasabi ko nga sa inyo, hindi na ako. Ang lola na nabuhawi, ang lola na naengkantada, ang lola na City Amina, Ina Pindalidayan sa Ligwasan, ang magbibigay sa inyo ng ospisya. Hindi pa ba nagtanto ang mga manguda dato nung nidaanan niya ng buhawi ang lahat ng kanilang propiedad? Sa bagay, hindi kayo naniniwala, di hintayin ninyo ang parusa ng kalangitan. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, BBM, total, hindi ka naman naniniwala. At tinanggap mo yan. At kung hindi mo isuli yan, ang angkan mo, ang siyang babalikat ng lahat ng sumpa na iyan, katulad sa nangyari sa isang politiko na nagpakorona din as Sultan of Justice, as Prince of Justice. You do not know kung anong sumpa ng totoong tugo ng Maguindanao, ng Ligwasan. Ngayon, marami kayong sultan-sultan. Okay lang yon. Kaya nga, in 2010, alam niyo talagang inipon ko kayo. This is the thing that I would like to reach out. Ang blood compact, inipon ko kayo. Nandiyan si Baymonyera Pindaton, nandiyan yung Abu Sayyaf, nandiyan yung NPA, nandiyan yung Lost Command, nandiyan yung mismo, no? Ang private army nila ang patuan, nagpirmahan diyan. MNLF, MILF, BIFF. Si Ama Pandala ang nagdala niyan. Kaya nga, vital documents yan. Na ginawa, dahil binenta kami kay Najib. Yan, naumpisahan ang framework agreement dahil sa OPAB. Kaya nga, binabaybay ko ito lahat sa inyo balik para maintindihan ninyo bakit hindi maganda ang pagpunta ni BBM sa Malaysia. Dahil ang nag-umpisa ng framework agreement ay ang Prime Minister's Office ng Malaysia in conspiracy with the claimant sultan. Yan na nga si Pax Mangudadato at ang Sultan Sulu. Ngayon, paano yan, BBM? Hindi mo ba ni-research yan? Na ang ginawa ng framework agreement ang kinulateral ang kalupaan ni Ama Pandala sa Tugal Sultan sa Barungis na yan ay pilit sa pilitan kinukuha ni Mariam Mangudadato. Ginagamit yung barangay captain si Suharto Talintang na handang kumatay. Ngayon, legal ba kayo? Makatarungan ba yung ginagawa o BBM? Sa ginawa mo, na-expose kayo lahat. Nabuo ang framework agreement sa panluloko dahil ako na yung nando doon, ninakaw ninyo ang testamento ng blood compact. Yan ang vital documents na binenta ninyo kay Najib. Ngayon, ano naman ang naibinta ninyo sa Agong? Sa Sultan Johor? Dahil nakoronahan kayo ni Paps? Ayan ba ang naging dahilan na nabenta niyo ulit ang buong sambayan ng Pilipinas? Dahil ang Pilipinas ang caretaker ng Mindanao, Sulu, Palawan by Mapilindo Agreement. Ang Malaysia ang caretaker ng Sabah, Sarawak. Ang Indonesia, caretaker ng Kalimantan, Bulungan. Kaya yung 7 states na iyan na nagbuong sa Federal Republic of Lupasog. Kaya nagkaroon ng parallel government in 2015, in March 22, 2015. Wow! Strike one! Thunderstorm is happening in Malaysia. Congratulations! Sinabi ko yan!
ang parusa hindi lamang sa inyo dahil ang konspirasiya tinutuldukan natin. So sa ngayon, dahil diyan sa framework agreement, nagmadali kayo. Pero mo 2013 talagang kasagsagan, hindi kayo nakontento diyan. Winiltahan niyo yung tao, yan ay nilegalize niyo ngayon ang pagpatay sa soberenyang mga tao. Sa lahat dato, sa Sambuanga, sa Maguindanao, sa Marawi, at mismo dyan sa Paglas. Yan, nilegalize niyo ang pagpatay that supposedly ay a heinous crime. Mga matataas na kaso na dapat yan, na dapat solusyonan. Pero wala eh. Yun ang dahilan na ang konspirasiya ay hinahawakan ng International Court of Justice, ng International Criminal Court. Pero hindi kayo uubra kasi ang hinawakan ninyo claims. Akala ninyo kayo ang may hawak ng soberenya. Kaya pwede niyong sabihin na hindi pwede. Kaso nga lang claimants ang kasama niyo eh. Di, hindi pa rin kayo legal. Hindi kayo ang may-ari ng soberenya eh. O di ano ngayon mangyari sa inyo? Ano ngayon ang magiging resulta sa laban ninyo? Thunderstorm is everywhere. Thank you very much po, Grandfather. As I ask, so it will be. Because if there is no force majeure, kung walang kalikasan na magbigay ng justisya, hindi ninyo makikita ang kamay ng kalangitan, ang pagbantay ng kaharian ng mga lolos sa ilalim. So, with that, hindi kayo nakontento. Kaya nga minadali ni Najib, ni Pinoy, ni Gloria, ni Ramos, ang Bangsamoro Basic Law. Kasi ginawa ninyong batas. Mayor Amin, this is your time to rectify. Kasi kahit anong gawin ninyo, si Queen may pinanghahawakan na wala kayo. Yan ang ibig sabihin yan. So therefore, dito nakikita kung gaano katindi ang responsibilidad at accountability ng ginawa ninyo. See, you can hear the thunderstorm and the strike of the lightning. That is the golden age. The thunder moon. Ang sundalo ng mahal na reyna at mahal na hari. It is sad to know na hindi kayo nakontento dyan at pumunta kayo dito para patutuhanan ang kasinungalingan. Eh, kasinungalingan pa rin yan. Kahit anong gawin niyo. Pagkatapos ng bansang basic law, ayun na, naggawa na kayo ng Bangsamoro, ano ninyo, implementation. Ayan na yun. Hindi ninyo nakayanan sa kurtan. Pero kinaya ni Pax through Mariam, through Teng, at through itong anak niya, itong apo na Bagito, pera lang palang kailangan eh. Eh bakit hindi tayo mag-ambag-ambag ngayon? Pera sa pera. Okay? Para maipalabas ang pera na nandiyan. Ibig sabihin, money begets money. Ayan ngayon ang sinasabi ng mga Malaysiano na kasabwat ni Pangudadato dito na nangungulekta ako. Thank you, Thunderstorm. The lightning strike again. It's just in my window, in my terrace. So, that is how nakikinig sila. So, dito nakikita ninyo. Nang dahil sa politiko, nasira ang kaharian. Ibalik ko sa inyo, paano ninyo mapakinabangan ang kayamanan kung kayo mismo ay nandoon sa mga claimants? Lahat iyan, duplicate, walang original sa kanila. May original sila, tawag namin doon, original sa duplicate. Yan ang dapat ninyong titingnan, that all of this are just part and parcel of the claim. Mismo pa nga
pangalan ng Marcos, walang mapapala kapag hindi bumalik sa pinagmulan, sa source of origin. Walang mapapala ang kiram kapag hindi bumalik sa pinagmulan. Dahil ang pinagmulan, iyan ang hawak ng soberenya. May bangko po tayo na hindi nakikita na siyang may hawak ng lahat ng bangko ng buong mundo. Central bank to central bank. Physical and dito sa tinatawag natin spiritual. Kaya nga, this is the message that I could give you. Marami kayong ginawang kasalanan, itama na ninyo. Ilulubog talaga kayo kapag hindi kayo natigil sa kahihiyang ginagawa ninyo. Kayong mga programmer, packager ni Bongbong, magkaisa kayo at ilantad ang totoo. Huwag takpan dahil mamamatay na lang kayo, hindi nyo makuha ang kinukuha ninyo. Dahil ang kinukuha ninyo, iyan pa rin pag-aari ng imperyo ng lupasog. That is the reason na minsan, akala ninyo, nagsasalita lang ako, remember, in 2010, sinabihan ako, ay, Reyna lang yan ng Facebook. Eh, bakit kayo gumagamit kayo ng Facebook? Ay, huwag kayong maniwala siya. Walang karapatan yan dahil Kristiyano yan. Eh, ba't kayo nagpapauto sa mga lideratong Kristiyano? Diyan kayo talo. Mabuti na lang. At yung mga Kristiyano na mga ipuso sa tao, na mga liderato, ay naghahanda para itama yung pagkakamali nila sa pagsuporta sa maling liderato na Kristiyano na siyang umaalila sa mga Muslim na maliliit na tao. E pobre man niya, makudadako, noon kung hindi binayaran ng proceed ng malampaya ni Gloria Arroyo. Mga pobre din iyan. Nagiging mayaman kasi ginawa nilang business ang politiko. Tingnan niyo kung sinong mga nakaupo. Bayaran po yan ang kumilek. Ngayon, since bayaran yung mga IT, yung mga information technology na mga tawag natin hacker. So ngayon lumalabas na yan. Ilabas niyo na yan. May hawak niyan. Ilabas niyo para bumaba na si Bongbong. Kasi ang terminology hanggang September 16, 2023. Iyan, kailangan itong nahuhuling mga araw, kailangan maitama na ninyo ang dapat itama. Pumunta kayo kay Dato P sa Mapilindo 2023 office dahil yan ang consolidator ng lahat na iyan. Bongbong, kung ako sa iyo, alam mo ang dapat. Okay? Huwag mong dagdagan ang kasalanan. Eh kung susunod ka kay Lisa forever, please, huwag mo kaming idamay. Kasi may sarili-sarili tayong paniniwala. Dito nakikita ko lahat iyan sa paraan na dapat kayo mismo ang siyang mangunguna sa pagbago ng hugis ng mundo ng ating mga lolo, ng ating kalupaan. No? Kasi tinira ninyo eh. Sinira niya mismo ang pagkatao ng mga lolo na napakasakit para sagipin tayo. Marami kayong dapat sagutin, lalo na ang opisina ng Malacanang na binigyan ng special power. Yan ang special power na binigay ng lolo sa inyo. Yan galing yan sa soberenya. Galing yan sa otoridad ng pag-grant ng otoridad sa inyo. Pag sinabing grantor, that means lolo yon na nagbigay ng otoridad, may-ari ng soberenya. Grant lang kayo. That means binigyan lang kayo ng authority. The British North Borneo, iyan ang mga dapat itingnan ninyo. Tinapos iyan ng Mapilindo. Ang extension, nagbigay ako ng 50 years supposedly, pero baka mangyari muli na namatay na yung mga key player. Tinwis ng mga learned na mga professional na manluloko na liderato, kaya ito ang nangyari. Silang nakikinabak sa lahat ng bangko. Kasi kaya nilang palitan ang testamento na aayon sa kanilang mga claims. Kaya nga dito nakikita ninyo.
how it is. Paano kayo makikita ng tao kung kayo mismo ay nagbigay ng hindi maganda sa mga tao? Lahat ito, tinitingnan ko lahat ang magiging kahinatnan. Kaya nga, pasalamat din ako. Ang tingin nila, may pera o wala. Lahat ito, pinapatuloy ko ang mission na ito. Kaya nagpapasalamat ako sa mga pamilya natin na nakakaintindi. Lahat na mga ambag-ambag, pasalamat ako. Ay, hindi ako nahihiya niyan. Pinapakita ko lang sa mga Malaysiano, sa mga liderato, na mga siraulo, na tayo mga pobre ay merong handang magpakasapit, pakasakit para tulungan ang bawat isa sa atin. Kasi kung hindi nangyari yan, dapat magbayad ang lahat ng bangko sa atin. Yan dapat ang ano nila. Pero wala silang ginawa. Ang Dory na sinasabi para sa Queen ng Mapilindo, wala. Binibigay nila. Kung may take home si Bongbong, ipunta yan sa baha na biktima. Yan ang patunay. No? So ngayon, kinocompare namin yung dalawang mukha na nagpunta dito at nagsasalita dyan. Kasi yun ang sinasabi ko sa inyo. Pwede kayong maglaro, pero hindi niyo pwedeng lukuhin ang mata ng tao. Ang tao ayaw lang magsalita. Pero kung kayo katulad ng dati na naglalaro, huwag na ninyong gawin sa ngayon. Kasi dudublihin ang parusa sa inyo. Laro yan, laro, para mangibabaw na kayo ay nakapwesto. Now, tingnan natin. Kaya nga, kung takot man kayo, kami hindi natatakot ilantad ang katotohanan. Kasi sa katotohanan nakikita ang tunay na pagpataw ng hustisya. Ang hustisya ang siyang dapat masunod. Ang divine justice na yan ay pinapaugat mismo sa divine truth. Ano ang divine truth? Iyan ang katotohanan na pinibigay mismo ng kaliwanagan na nagmumula sa kalangitan na pag-aari ng isip na nililista ng mga lolo in accordance doon sa propesiya na iniwan sa atin. Kaya nga ngayon, tingnan ninyo how hard it could be sa buhay natin. Maraming gustong maging queen dahil sa pera, huwag sa serbisyo. Yun ang gusto nila. Maraming gustong umupo, pero hindi nila alam ang pamumuno. Maraming gustong magpakorona, pero hanggang doon lang ang kanilang inasam-asam sa korona, hindi sa pagserbisyo publiko sa pambayanang Pilipino. Binabalik ko muli dahil kailangan kong sikapin na makita ng buong mundo, the Philippine Islands is the secret of the legitimacy of the recovery program ng ating angkan. Ang Nisara-Gisara, iyan ay ginawa para sa recovery program ng kayamanan. Bakit Amerika? Dahil sila ang una binigyan ng lolo ng independensya. That means, hindi tayo under sa Amerika, ang Amerika under sa atin sa pamumuno ng sovereign authority ng royal family ng Royal Imperial Lupusug, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Ngayon, mga Kristiyano, galit kayo kasi bakit Islamic? Sila lang bang may karapatan? Hindi, no? United, dyan tayo nakalagay. Kahit anong tribo ka, doon tayo sa United. Huwag sa Islamic, kasi ang Islamic ayaw magpakatotoo. Nandoon sila sa baril at bala. Sinusunod nila yung OPAP na nagbabayad sa kanila. Kaya nga, Secretary Galvez, sayo, alam ko naman na lahat ng aking pananalita agos sa inyo. Magkano ba lahat ang ibinayad ninyo sa vaccine na yan? Bibilihin natin? O di kaya isuli ninyo sa Amerika?
Dahil hindi yan totoo, ipapatay lang ninyo ang sambayanan. Alam niyo ba yung vaccine na dinala sa hulo in July 2020? Alam niyo ba yun? Anong nangyari doon? Alam niyo ba na yun, isang C-130, ipinabagsak ng mga lolo? Alam niyo ba yan? Nag-report ang isang kaluluwa sa akin, si Abdurrahman, mula parang Queen, tulong, sagipin niyo kami. Di ba lasag-lasag ang lahat ng katawan? Bakit inuna ninyo ang sulu? Para kunti na lang kaming mabuhay. Dahil nandoon ako, collateral damage eh. Pero hindi ako hinayaan ng Allah na madisgrasya sa kamay ninyo. Marami kayong ginagawa para masira ang misyon na ito, para kayo ang mangibabaw. Sa kasamaang palad, marami pa rin ang sumusuporta dahil nababayaran niyo sila. Pero sa ngayon, gamitin natin ang ibang paraan. Tingnan natin kung hanggang saan din kayo. Tingnan natin kung kaya ninyo ituloy lahat yan. Nangangawit ang aking mga bibig dahil gusto kong magsalita. Pero tama na ang pagsalita na para kayo'y masasaktan ng tuluyan. Ang pagsisisi, palaging nasa huli. Tandaan niyo yan. Huli palagi. Kaya nga maraming nag-aabang mula kaninang alas 3 ng madaling araw kung ano oras ako maglalay. Kailangan kong lagpasan dahil marami na ngayong mga inutusan mag-live. Alalahanin niyo, pwede nilang sabihin iyan, pero nandoon din sila. Hindi na natin alam kung sinong kasangga natin, kung sinong kaalyado natin. Kaya nga sabi ko sa ating mga kasama, GP, ipaintindi na ang posisyon, hindi iyan ang paraan. Ang ating pagservisyo na buong-buo, doon tayo. Ang titulo, titulo lang yan. Pero kung tayo solido sa ngalan ng ating misyon na pagsagip sa maliliit na tao, doon tayo mananalo. Minsan, mas maganda yung wala kang titulo. Nakakagalaw ka ng maganda. Pero sa atin, kailangan natin tanggapin. Dahil yan ay paraan para ma-recognize tayo na tayo ay iisa lamang ng dinadaanan. Hayaan natin sila. Pero hayaan nyo ang mga tao nang aatake sa atin. Alalahanin nyo lahat ito. Makukuha natin sa tamang paraan. Tamang pag-uusap, tamang dialogo. Nagpapasalamat ako sa ating mga general na nagkaroon ng pagkakataon na makiisa sa programa na ito. Hinahangaan ko ang tropa ng Kilusan ng Maharlika. General Willard Grajeda, please. Yan ngayon ang ano natin. General Sukay, lahat kayo. No? So, dito naman sa ating sa Major Bansawan, please. Ano? Help our Maguindanao. Kasi maraming naliligaw na mga pag-ari natin dahil sa pera. Nababayaran kasi sila eh. Alalahanin nyo, lahat ng pera na galing sa bangko na nilulustay ng mga may access. Ang $10 billion ni King Mamay, nasaan na? Ang $9 billion na hinawakan ni Gloria, nasaan na? Ang $13 billion na pinadala ni King Abdullah bilang apo si Raja ng kanilang auntie na asawa ni King Fahad. Si Dayang po ni Muhammad Fatima Fahad is the direct grandmother of Raja Mamay, ang kapatid mismo ng hari ng Saudi Arabia. Nasaan na yung 13 billion na pinadala ni King Abdullah? Ayan ang masakit. Nasaan na iyan lahat? Kayong taga Central Bank, darating na ang panahon
dahil hindi niyo kilala si Queen kung sinong kaalyado sa loob, it face off pa rin na parang walang alam. Pero pagdating sa dulo, hindi niyo alam. Kasi kailangan kong gawin ito. Bato-bato sa langit ang matamaan huwag magalit. Pero Queen is being tasked ni Mama Mary para mahuli kayo lahat. Mabait siya. Pero ang pinsan niya, si Ina Pindalidayan, ang Queen of Mother Nature, ang Queen ng Kalikasan, iyan ang mabangis. Kaya pag yan ang tinawag ko, raragasa yan, alam nila yan. Iyan mismo ang nag-recognize sa akin. Si Ina Pindalidayan bilang Reina Elizabeth III. Ang titulo ko galing sa likwasan, hindi kahit saan. Kaya isuli ninyong dapat ninyong isuli. Huwag ninyong angkinin ang likwasan at huwag na huwag ninyong umpisahan ang pag-destroy ng kalikasan dyan. Kung nakikinig ka man, Governor, bakit nyo hinati para ginawa ninyong private property ang Maguindanao? Walang otoridad na ang gobyerno mula 2013. Kahit nga noon pa, 2006, wala na yan. Pero kaso lang, nagpaparaya kami. Madlang people ng Pilipinas, eto, bilang Queen of Philippine Islands. Kaya nga iyan ang sinabi ni Mamay sa akin noon. Ang dori ko sa'yo, buong Pilipinas. O di, aalis kayo, Mindanao, Sulu, Palawan. Idori ko pala kayo, galing kay mahal na hari. O di, paano? Hanggang Sunduzon lang bang tulungan ko, Visayas? Kaya nga, Philippines Islands. Matalino po ang lolo. Iyan po ang nakasaad sa mga agrimento. The Queen of the Philippine Islands ang siyang mag-recover ng lahat ng ari-arian para mag-benepisyo kayo. Yan yung sinasabi. The beneficiary are the Filipino people, the Malay people, at ang mga tribo. Kailangan pang ipaintindi sa inyo lahat ba iyan? O kaya nga, instead na tulungan ako, anong ginagawa ninyo? Mas lalo nyo akong nilulubog sa utak. At marami kayong mga pinagsasabi na hanggang ngayon nangungulekta ako. Ay aba eh, kung hindi ako matapang magsalita, eh anong sinabi ko dito sa mga Malaysiano? Pakisabi po sa nagsabi sa inyo, kasi kilala ko rin yung mga nagsasabi dito eh. Kilala ko rin yung mga pumupunta dito. Kaya nga, darating ang araw, lahat ng records niyo sa immigration, kaya kong kalkalin. I can check kung sino yung pumunta dito. I can check kung sino yung pumunta sa Vatican. I can check kung sino yung pumunta kahit saan sa mundo. Dahil sa record sa immigration. Ngayon, sabihin niyo pa sa akin na si Queen walang alam. Kahit anong gawin ninyo, may records ako sa Lemuria. Please naman, tama na. Paikot na po ang Bagyo, ang Inang Buhawi, si Ina Pindalidayan, dahil hindi siya pumapayag na makukuha ninyo ang ligwasan. Siya po ang pinakamabangis na bantay ko. Other than that, nandiyan ang Ninong Magayawa, nandiyan si Angel Gabriel. Yan ang ninong ko na nagdadala ng aking mga koordinasyon na nakalagay sa plato. Kaya lahat ng testamento ko, kung ninakaw nyo na iyan, tandaan nyo ang magbibigay ng parusa sa inyo. Ang ninong kambal ko. Si Angel Gabriel. Angel Gabriel is the first cousin of Mama Mary of City Mariam. Magkasin po yan sila lahat ng Inang Buhawi. At sila din yan sa buwan. Kaya nga, Black Moon, Back Moon, Full Moon, Bulan Damlag, yan ang sikreto ng Mapilindo na ninakaw ng lahat ng ito na nag-sign ng Primort Agreement. E ngayon, nabawi kong lahat ng testamento na iyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang mananalo dito.
puro kayo talo, mananalo si Queen at si King. Dahil kahit anong turta ninyo sa kanya, through black magic, hindi nyo pa rin makukuha yan. Ako pa rin ang asawa ng mahal na hari. Masakit lang ang pinagdadaanan ng lahat. Subalit, ang pera na binabayad sa inyo, angkop ba yan? Ang promisa sa inyo, angkop ba yan? Alam niyo ang karma, kung hindi kayo matamaan, pamilya niyo ang nagsasuffer. Iyan ang tandaan ninyo. It will go back to your loved ones. Sana naintindihan niyo na bawat pananalita ko minsan, mataas sa paningin ninyo, pero iyan ay binibigay ng Diyos sa akin. Binibigyan ako ng pagkakataon na ilahat sa inyo. Panahon na natin. This is our time. Kailangan magkaisa. Kailangan natin bibigyan ang hustisya ng Divino Gobyerno. Ngayon kung maging matigas si Bongo, sa nangyari ngayon na nakita lahat na hindi niya alam na may records mula sa Buanga standoff, Sabah standoff, sa 44 Sublime Sacrifice, na involved ang Vatican, lahat ito. So hindi niya alam? Naging pabaya ba ang OPAC? O talagang minatikmatik nila para mapanalo nila ito? Now, ang DBS Singapore, kailanman hindi niyo makukuha, may bantay po dyan. Ang lahat ng bangko may bantay through the gold bullion certificate natin, na iyan ay binabantayan sa bawat bangko. Kaya nga hindi ninyo makuha, kaya nga minsan nahihirapan ako ipaintindi sa tao na ayaw umintindi dahil sila ay nakafixate na sila yung hari, na iyan ay pag-aari ng bansang kanila. Walang bansa na naitayo na hindi dumaan sa pagpalano ng mga lolo. Kaya nga ang League of Nations, si Lolo din ang gumawa. Si Lolo Lee, no, si Pasang, si Matsali, taga Borneo. Iyan ang great-grandfather ni Raja, dahil ang anak niya, si Jamalul Alam, si Tuan Muda Gulam Hasan. Iyan si Haji Hasan Pasang Raja Anang ng Indanan, na yun ang asawa niya, yun ang kapatid ng hari ng Saudi Arabia, si Dayangko Nimme Muhammad Patimapad. Ngayon masabi ninyo na hindi magkadugo ang lahat ng royalty all over the globe? Paikot po yan. Iisang pinanggalingan, the Garden of Eden. Kaya nga mula kay Adam papunta sa ngayon, marami kaming sikreto na hindi na dapat ninyong malaman, kasi nalaman nyo, pakiklaim kayo. That is the worst scenario na ginagawa. Tingnan nyo ngayon, paano nito? Kasi the more ninyo titikisin si Queen, the more lalabas na hindi nyo akalain may records. May records kayo, Senado, Kongreso, na sinabi ko sa inyo, darating ang araw, ibabalik ang Federal Republic of the Philippine Islands. Dahil pinorotektahan ng Federal Republic of Lupusog. Dahil hindi kami kailanman nawala. Binigay namin yung otoridad sa inyo para mamuno kayo. Pangalagaan ang langis, ang deuterium, ang gas, ang gold, oil, diamond na iyan. Pero naging ganit kayo sa kasamaan na ang tao inalila ninyo. Hindi na kami pumapayag na alilain niyo kami. Tayo ang pinakamayaman sa buong mundo. Pero anong ginagawa? Binibenta tayo. Binenta niyo ba kami, Bongbong, sa Malaysia ulit? Malalaman ko rin yan kasi mag-uusap kami. Hindi ako pumunta kay Anwar with the knowledge na meron kayong niluluto. Inantay ko munang bumulaga ito. Pero hindi niyo kilala si Queen. Pag hindi ninyo nakuha bago mag-September 16, 2023 ang gusto ninyo, lalo na yung pera na 33 trillion at whatever trillions na gusto ninyong kunin sa bangko, yan tayo magtutuos.
dahil pinapaasa ninyo ang sambayanan. Dahil kayo, kahit anong kontsaba ng head of state, kung wala ang mga taga-perma niyan, hindi niyo makukuha kailanman yan. Titigas ng ulo ninyo. Ayaw niyong kilalanin yung totoo ang kinikilala ninyo ang mga claimants. At yun pa ang tagapatay ng tao, pumapatay ng tao para kayo ay Diyos por santo, lahat kayo, bongbong, nagpakilala kayo, na claimants talaga kayo. Welcome, Sultana! That is the reason why the spirit in me, inagsisinter, I informed those packagers na dapat tama na. Dahil alam nila, they are trying to stop me, but they didn't know that God will be more aggressive to use me to be able to proclaim to you na wala na kayong authority. This is the divine authority, the divine law, which is make it right. Yan, yan ninyo makikita kung sino at dapat kayo ay sumunod. Kaya nga, minsan, masarap din sabihin kung paano ang giging isang mensahero. I thank each and every one of you. Papasalamat ako na nagkitaan tayo muli sa araw na ito. Maraming nauuhaw dahil ilang buwan din akong nanahimik dahil nag-recover ako. I am trying to reorganize my foundation. Dahil nanghina ako sa kahihiyang ginagawa ng mga liderato. Ang pananahimik ko ay siyang armas ko para malaman ko kung sino ang mga hindi totoo at nanggagamit lamang ng misyon na ito. Naway patawarin kayo ng Diyos Ama, ng Allah, kasi lahat kayo, pag hindi ninyo tinatama ang pagkakamali na iyan, bubulusok kayo sa kailalimang apoy ng impyerno. Hindi po iyan biro, dahil alam natin, the good and the bad ay may kahinatnan. Mabuhay tayo ng tama, mabuhay tayo na merong malasakit sa kapwa. Kung ayaw ninyong gampanan iyan, umalis na lang kayo sa lupang pangako. Dahil iyan, mas marami ngayong mga bantay ng kalangitan na bumaba dyan. At kayong mga hindi naniniwala, diretso nyo lang yung paniwala ninyo. Pero kapag dumating na yung panahon na nanalo ang Diyos Ama, baka hindi na kayo papasukin sa pinto ng kapayapaan inilaan para sa lahat. Ang kaunlaran na ihinimo po, ang tunay na kapayapaan sa gintong panahon na ito, ang siyang mananalo. Huwag ninyong pabayaan na maiiwanan kayo dahil lahat ng ginagawa natin ay may record sa kanila. Bawat minuto ng aking pananalita, iyan ay may record sa kanila. Sana bigyan nyo rin ng pagkakataon na maintindihan. Buksan ninyo ang diwa ninyo. Buksan ninyo ang inyong mga puso. Yakapin ninyo muli ang ating makapangyarihang Diyos Ama, Allah, Buddha, Kuan Yin. Lahat po iyan na sa atin. The free will na binigay sa atin. Yung pagdesisyon ng pagpili sa kasamaan o sa goodness sa tamang daan na sa inyo po niya. Naway, maintindihan ninyo na lahat ng pagsubok dadanasin ng mga taong pinili ng Diyos Ama, ng Allah. Pero tayo na nagpakasakit at nagpakababa, lahat ng paghamak natanggap na natin. Sana maintindihan nyo rin
na lahat tayo ay may hangganan sa katawang lupang ito. Huwag na ninyong sayangin pa. Dahil papano na lang, kung tayo ay nawalan na ng hininga, dahil lahat ng daan ng pinto ay siya rin nakamasid sa atin lahat. Sila ang nagtitimba kung tayo ba ay karapat-dapat na mauwi sa buhay na walang hanggan o sa buhay na punong-puno ng karagatan ng apoy ng impyerno. Ang pamimili ay nasa inyo. Kahit anong himok ko ang pagbabago, kung hindi kayo magdesisyon, wala na ako doon. Kaya salamat po sa inyo. Sa pakikinig ninyo, inuulit ko muli, nasa inyo ang desisyon. Nasa desisyon ni Bongbo kung siya ay didiretso doon sa kagustuhan niya. Dahil lahat ito, ilalahat. Para maintindihan ng sambayanan, ang konspirasiya, ang siyang naglugmok sa atin lahat sa kahirapan at nagbigay ng matinding sakuna sa ating bayan. Bangon ang bansang Pilipinas kong mahal dahil hindi niyo alam ang bansang Pilipinas ang siyang pinakamamahal ng Diyos Ama sa lupa. Hindi po iyan pinangalanan ng ibang tao. Pinangalanan po iyan ng makapangyarihan. Ang Maharlika ginamit ko para malaman ko, masala ko kung sino ang arapat dapat maging kaalyado, kasangga at kaagapan namin sa misyon na ito. Maraming salamat. Mabuhay. Allah bless everyone of you.